Ayan, biryani naman. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng biryani sa mga mahilig sa biryani. So, ito, first, ayan, chicken. Pwede kahit anong part, pero mas gusto ko yung breast at saka thigh. Kailangan natin ng biryani powder. Lagay mo lang dyan. Turmeric. Ayan, Spanish paprika. Huwag masyadong madami kasi maanghang to. Yogurt. Tapos, haluin mo lang. Ayan, so ganito na yung itsura niya pag nahalo ng mabuti. So, hayaan mo lang siya dyan habang hinahanda mo yung sibuyas, bawang, kamatis, at saka patatas para yung flavor kumapit muna sa chicken. Pwede ka na rin magbabad ng basmati rice para mamaya hindi mo na kailangang hintayin yung basmati rice na makababad ng matagal bago mo siya isama sa chicken. So, yung iba, di ba, ang pagluluto nila ng biryani, magkasama yung rice at saka yung chicken. Ako kasi ngayon ang ginagawa ko, magkahiwalay na lang sila. Kasi syempre, para may choice yung taong kakain kung gusto niya ba yung mas malasa or konti lang, gano'n. Ayan, so lagay tayo ng mantika. Kapatid ko nagluluto on. Galing! Garlic. Susunod natin yung luya, pero kailangan yung ganitohin kasi mas masarap daw pagka gaganitohin mo yung luya kaysa yung hihiwain mo. Kasi yung lasa nandyan sa loob ng kaserola. Naamoy ko na siya, ang bango niya, nagpabango yung luya. Ayan. Lagay na natin yung chicken. Ayan. Chicken cubes, charot. Ayan, so pagkatapos niyan, tatakpan niyo lang siya, hayaan niyo lang muna silang ganyan. So tomato paste na yung sunod. Haluin mo lang, tapos after noon, takpan mo na ulit. Ayan, so tubig naman yung ilalagay natin para sa sabaw niya. Ayan. Lagay na natin yung dried lemon, star anise, at cardamom. Tapos takpan, hayaan kumulo for 25 minutes. Huwag mong bubuksan, hayaan mo lang siya. Pagkatapos siya kumulo, after 25 minutes, saka mo ilagay yung patatas, ganun. Para extra 10 minutes pa, mas malambot yung chicken. Habang hinihintay natin yung chicken, gagawa na tayo ng sauce. Kailangan lang natin ng kamatis, bawang, sili, konting paminta, tapos konting tubig. Pag kumpleto na sila sa loob, i-blender mo na. Tapos lagay mo sa ref. Ayan, ilagay na natin yung kamatis. Hayaan nyo na lang siya ang kumulo ng kumulo. Pag okay na para sa inyo yung luto ng chicken at saka patatas, pwede nyo na isama yung rice. Kung ayaw nyo naman, lutuin nyo na nakabukod.